Ketchup, welcome to the program. Maraming salamat po. Maraming salamat. First time ko dito. Thank you for being here. Napakahusay mong artista. Wow. You also do comedy. At sabi ko nga kanina sa aking intro, may totoo ito, may nagsabi sa akin na isa ka sa pinakama-appeal na lalaki sa showbiz. Baka siya yung nagsabi dito. Siya nga. Malaman ako. Kanina sa VTR, na-mention na naging bahagi ng inyong pamilya ang showbiz. Paliwanag mo nga. Hindi po talaga showbiz, Tito Boy. Meron kaming video shop before eh. So, nanonood na kami palagi, Tito Boy, ng mga pelikula. Bantay ako dun sa shop eh. So kailangan akong ikwento dun sa mga maarkila sa amin. Siyempre, pag may pumapasok sa tindahan, diba, sabi, ano itong pelikulang ito? Sino ang ano dito? Anong nangyari dito? Dapat alam mo. Opo. At naiintindihan ko ngayon kung bakit ang hilig mo sa pelikula at napakahusay mong artista. Kasi lahat ng pelikula ay pinapanood mo dahil dapat alam mo kung ano ang nirirenta ng mga tao. Opo. Paano ka nagkaroon ng pangalang Ketchup? Doon din po sa bangkal. Kasi yung may commercial po ako ng 8 years old ako na sweet milk ketchup, hindi alam ng mga ibang taga sa amin, si Michael, yan yung ketchup boy na-asar niya sa barangay namin. So, pati mga nag-arkila, pag hindi nila alam kung saan ito nirenta, doon yung sa commercial model sa Ketchup Kid, sa commercial, doon po nag-umpisa yung palayaw na nag-carry over na rin po. Ka. Okay. And then pumasok ka sa showbiz, sa Berks. Pero paano ka napasok? Sa commercial na po ng soft drinks na kami po ni Khalil Kaimo, kinuha kami ng Star Magic ngayon, talent center before, na mag-audition para sa kay Manong G, kay Manong Gilbert.